Hi guys, welcome back to my channel, and this is Gabby again. And for today's video, I'm actually going to review about a perfume na binili ko today. And this perfume, actually nakilala ko siya because of babaeng marangal, Michelle FAQS. So itong perfume na to pang malakasan, bakit? Ang tagal ng scent niya, and yung scent niya is pang matagalan talaga, diba? And ano ang kaibahan nitong perfume na to doon sa mga ibang nagbebenta ng mga nagde-derive ng perfume from the original perfume is that this one is again pang matagalan, o, diba? So basically guys, yung ibang perfume, bakit mas nagustuhan ko to? Actually, nagustuhan ko na to because of like yung ibang brands, pag inamay mo siya, hindi siya ganun katapang. So it means may tendency na mabilis lang yung amoy niya. And dahil tinry ko siya kanina, nag-spray ako sa skin ko. And kanina pa yon. So nakailang tatlong oras na. Pagbalik ko dito sa bahay, inamoy ko yung Bulgari Extreme kasi yung tinry ko. So mabango pa rin siya. So diba, ibig sabihin nun, 3 hours ng nakakalipas, nandito pa rin yung amoy. So, ibig sabihin, pang matagalan talaga yung amoy. Nakakaloka! Yun. So, anong title or pangalan nitong perfume na to? It's Ian Darcy Fragrances. Yung fragrance imported from France. So, it's an oil-rich fragrance collections derived from those original perfumes. Diba? Like yung mga Bulgari Extreme, Cool Water, Lacoste Red, Clinic Happy. So, ang mga binili kong scents is Lacoste Red, Bulgari Extreme, and Cool Water. Kasi ito yung mga favorite scents ko. And actually, for the cost, it's 100 ml for 350 pesos. O, diba? Kung bibili ka ng, sabihin na natin, bumili ka ng Bulgari Extreme, how much yung original na perfume, no? Siguro malamang nasa mga 3,000 plus dahil Bulgari yun. So basically, kung itong 100 ml na ito na 350 pesos versus doon sa 3,000 plus na Bulgari Extreme na pabango, ito yung magagamit mo practically guys, no? Kahit sabihin pa natin na-derive lang siya or ginaya na lang nila yung amoy, but still pabango pa rin ito. Hindi ko masasabi siyang peke, dinirive lang nila yung amoy. But practically, magagamit mo yung favorite scent mo araw-araw, diba? At least, hindi siya nakaka-guilty kasi hindi ka gumagamit ng mamahaling perfume. And dahil napaka-expensive nun, alam mo yun, nakaka-guilty minsan kung bibili ka ng napaka-mahal na tapos gagamitin mo siya pang araw-araw. Parang sayang, 'di ba? Sayang yung pera. It's best na lang kung meron kang mga original na perfume na nakalagay sa original na bottle. Sana gamitin mo na lang siya for occasions, kung meron mga occasions, 'di ba? 'Yun lang yung is pagiging practical, guys. May minsan tayo mga Pinoy dahil mainit dito, so mahilig tayo magpabango. Para at least kahit saan tayo magpunta, mabango tayo. May iba na bumibili ng mamahaling pabango, then yung ginagamit nila for everyday use is actually a cologne. But now, dahil gusto mong gumamit ng mabangong perfume everyday, and ito na siguro yung answer sa inyo guys, no? Doon sa mga babae, doon sa mga lalaking gusto gumamit ng mamahaling perfume na scent, pero mabibili nyo lang siya sa halagang 350 pesos for 100 ml. Guys, again, this one is only a derivative, pero guys, sinasabi ko sa inyo na napakabango niya. Walang something na amoy, nakakaibang amoy na masasabing peke yung amoy. It's really, 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 really same thing as the original one. And guys,
masasabi ko lang dito sa Ian Darcy among the rest of the other brands na nagde-derive ng scent from the original one is pang matagalan talaga to. Okay? Kasi dahil nakasubok na ako ng iba, alam mo yun, napakabilis. So, mapapagastos ka rin kasi minsan maubos mo siya within 2 weeks or 3 weeks pero parang wala. Minsan kasi ang bilis matanggal ng amoy. Unlike this one hat, guys, again, 3 hours. Nag-spray ako kanina para matry yung scent. Hanggang ngayon nandito pa rin siya. So, ibig sabihin talaga, panalo to. Hindi naman ako nagiging bias dahil nakita ko siya sa mga YouTube. But again, guys, ang daming nag-commercial na ngayon nitong or nagre-review nitong Ian Darcy fragrance sa YouTube. Meron din mga ibang artista na bumibili nitong perfume na to. Dahil mabango siya. Okay? Dahil mabango yung pag-derive ng perfume sa from the original perfume. And, syempre, of course, again, guys, maging practical na tayo, okay? Dahil, magiging, alam mo yun, mas magiging less expensive yung paggastos natin. Plus, magagamit natin araw-araw yung, syempre, yung ano, favorite na scent natin. So, if you like this video, guys, don't forget to give it a big thumbs up. And if you haven't subscribed to my channel yet, just click the subscribe button down below. And i-click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa upcoming videos ko. And if you have comments and questions about this Ian Darcy fragrance, just comment down below, guys. And thanks for watching. Siya nga pala, dun sa mga gustong magkaroon ng Ian Darcy fragrance, guys, meron siya sa SM North Ed sa Annex sa may ground floor, and then meron siya sa UP Town Center. So for the other branches, alam ko meron pa siyang ibang other branches from the south. I-visit mo na lang yung social media network nila sa Facebook or sa Instagram to get the other branches para at least makabili kayo, guys. Mura lang, bili na kayo, okay? So sobra, napaka-thankful ako dito dahil makakagamit na ako ng perfume araw-araw na gamit yung favorite scent ko. Okay, guys? Thanks for watching. Bye!